Dalawang beses nang nakabik ni Manang Bata ang alagang aso ni Michael Pitorio. Great Dane ang breed ng kanyang alagang si Puppy, kaya kahit 2 taon pa lamang ito, halos singlaki na ng tao. Kaya naman, lagi itong naaapakan ng bata tuwing humihiga sa daanan. Sa takot ni Michael na baka mas lalaki pa ang pinsala na kanyang babayaran, minabuti nitong mapabakunahan ng anti-rabies ang kanyang alaga. Magpa-ano lang ito kung anti-rabies niya kay... Usually nakatulog naman ito baka pa akong bata good. So ginawa na ba na safety pag kaysa balay lang bayad siya. Napag-alaman na sa 2 taon, unang pagkakataon na mapabakunahan ni Papi. Kaya kahit pamahirap itong mapabakunahan dahil sa kalakasan nito, hinanapan talaga ng paraan. Bali first time pa ganyan. First time niya. So muna akong napaakan niya. Anti-rabies, yun. Hindi ako kayong gasto. First time din na mapabukunahan ang alagang aso ni Fernando Castellano na si Salad. Ang kagandahan nito, kahit pa na baby pa lang si Salad, una na siyang pinabakunahan ng anti-rabies. Karong morning, amo ang gipa-injection ng anti-rabies ang amo ang dog para 6 months na siya. Mag-6 months pala. Actually, pa 5 months o mag-6 months siya. Okay man siya, wala may problema ang ano mo. Okay. Everyday, ginapaliguan niya na mo siya, tapos ginapalitan niya na mo siya pagkaon niya. Mas magandang ngayon pa lang ay mapabakunahan na natin ang ating mga alagang aso dahil nagbabala ngayon ang City Veterinarian's Office na ngayong panahon ng tag-init, malaki umano ang posibilidad na magkakaroon ng rabies ang ating mga alaga. Tinuon na siya. Tungod kung asa itong mainit ang panahon, dito nag-change ang behavior sa ating mga dogs. Like for example, kung atong dog si pabayaan na to siya, di na to mataga og tubig, di na to mataga og mayong pagkaon, ang mga iro, mangita po na sila og kuan nila nga makakita og pagkaon. So nakita gyud nato na kadaghanan sa mga iro, mugawas gyud sa ilang balay, mo nang tawag nato ang mga latagaw. So during summer season, ang mga iro nato daghang latagaw, at the same time, ang natawag nato ang mga dog bites. Daghan pod. Ang dapat lang nilang buhaton is na dapat pabakunahan ang ginila kung parabis ang ilang mga iro. Dagdag pa nito na responsibilidad din ng mga pet owners ang pagbigay ng tamang pagkain para sa kanilang mga alaga. Pero higit na iminungkahi nito na makakabuti umano ang pagbibigay ng pagkain ng dog food dahil nagbibigay umano ito ng balanse ng kalusugan ng ating mga alaga. Nang sa gayon, magiging malakas ang immune system nito at mailayo sa sakit na rabies. Dapat kung gusto nila maging healthy ang iro, tagaan lang nila og mga nutritious o balanced na mga pagkaon. Like for example, kung kaya nila mag-provide og dog food, which is balanced siya, so pwede nila iatag. Pero not necessary siguro na maghatag kita og mga dog food kasi medyo mahal siya. So advice nato dira is pwede ta mahatag. Ganun matawag nato na table food. Kung asa, katong mga sobra nato sa atong lamisa, no, mao na siyang ihatag nato sa atong dogs. Babala na lamang ngayon ni Dr. Gargaran na maging responsableng pet owner dahil ngayong papalapit na ang summer, siguradong maraming kabataan na naman ang gagala. Kaya huwag din umanong hayaan na gumala ang ating mga alaga. Faith Dandoy, Brigada News.